Magandang umaga mga kabahagi. Halika, kape, at kwentuhan muna tayo. Important announcement. This episode of Kapirasong Buhay is brought to you by the letter G. Kabahagi, G ka na ba? Ikaw, Sir Adrian, G ka na rin ba? Please allow me to share about God's goodness and faithfulness in our family's life as magnified during this pandemic and how we responded to it. Alam niyo po mga kabahagi, this pandemic has in a way brought me back to a family crisis experience some 11 years ago when my now deceased son Bernard together with his twin sister Bernice came into our lives. Bernard was diagnosed to have a lifelong critical illness at birth. He was with us for 8 years. Throwback 2009. I lost my job. We were in the middle of a very delicate medical circumstance. Had dwindling hopes. It's all coming back to me now, so to speak. Back then, God told us to live courageously and victoriously. And only by God's goodness that we were able to. That's why we named our twin Bernard, meaning courage, and Bernice, meaning victory, to mark those days in our lives. At the start of this lockdown, God reminded me of that valuable lesson. Alam niyo po mga kabahagi, sa dami ng oras namin sa bahay nowadays, ang daming time para mag-general cleaning, di po ba? So, with my lovely and beautiful wife leading the way, nagja-general cleaning po kami dito. At sa paghahalungkat ko ng mga gamit dito, I chanced upon Bernard's medical files, old photos, hospital receipts. Nagpapaalala ang Diyos sa akin. God, like to all of us here, is not finished with me yet. This time, God wanted me to learn the truth behind generosity, grace, gratitude. Alam niyo mga kabahagi, with my predicament now, with me losing my stable source of income, lahat po ng aking speaking and training engagement are canceled na until further notice. God has shown His goodness by His generosity. I know that He is a God who is never outdone in generosity. Both in 2009 and this year, I am a witness of God's generosity. Family and friends came in to help us, giving assistance in kind or in cash. People quick to lend a hand and give encouragement. Kumustahin ka nila? Sasabihin na, kaya mo yan bro, we're praying for you. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang mga tao. Actually, God's generosity is grace. And what is grace? It is an undeserved favor from God. At ang dami pong pabor o ayuda ang binigay ng Diyos sa akin at sa aking pamilya sa pamamagitan po ng iba't ibang mga tao. Grace likewise came in the form of new opportunities to earn. Dahil nawalan po ako ng trabaho, I needed to look for alternative ways to earn a living. And since we're from the acknowledged garments capital of the Philippines, Taytay Rizal, we, the whole family, with my two daughters actively engaged, ventured into that line. God, with His abundant grace, not only opened new doors for us, but made sure people will be there to welcome us as we enter those new doors. Dahil po dito, nabuo ang Ceresa RTW. Announcement. Please like, share, and follow the FB page, Ceresa anyway, RTW. Indeed, all is grace, of and from God. Sabi nga, God is good all the time. And all the time, God is good. Lastly, with all of God's goodness, generosity, and grace, my proper response is gratitude. To be forever grateful for His goodness. To thank Him who has provided well for my family. And I declare that now sa pagbabahaging ito.
mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan niya sa lahat ng panahon. Naalala ko tuloy, mga kabahagi, yung isang sikat na kanta. Important announcement. Hindi ako kakanta. Babasahin ko lang ang lyrics ng kanta. This song reminds me about how God has shown His goodness to me. Kapag naririnig ko po itong kantang ito, ini-imagine ko, God is singing this song to me. And the lyrics goes, minsan nadarama mo kay bigat ng problema. Minsan nahihirapan ka at masasabing, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya'y ako'y tawagin. Malalaman mo na kahit kailan, hawak kamay, di kita pabab iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay sa mundo ng kawalan. Ni-imagine ko po, mga kabahagi, inaawit sa akin ng Diyos ang kantang yon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo bibitawan. Kapit lang sa Kanya, mga kabahagi. Mabuti ang Diyos. God is good and the source of all goodness. Thank you for joining and listening to my story today. Ako po muli si Sir Adrian Bondo, ang inyong kabahagi. God bless you! Huwag kang matakot, hindi mo ba alam, nandito lang ako sa iyong tabi.